Yo, what's up? It's me again. Welcome back to my channel. Welcome back to Drangoloid TV channel. If you like the content, please like, share, and subscribe, guys. And please click the notification bell para lagi tayong updates sa mga bago kong content o videos na i-upload sa ating YouTube and sa Facebook. Ulitin ko lang, guys, ha, yung YouTube ko saka Facebook, same lang po yung ang name. Anyway, guys, kamusta na po kayo? Sana is lagi tayong happy at malayo tayo sa sakuna. And don't forget to pray every day. Ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating ginagawa sa biyahe, sa trabaho, etc., etc. Anyway, this is another content of shoe, but hindi po sa akin ito. Malaking utang nito naman, inay. Naram ko lang muna ito kay Bejo Lonzo. I don't know if you know Bejo Lonzo. Hi, guys! Guys, this shoe is for a woman's shoe. Na-try ko siya. Kaso wala akong size. I think this one is okay. No, kung may chance in the future, mayroon sobra, bakit hindi? Pero at the time nung binili namin ito, wala silang size 11. I still love you! Kasi usually ako 11, ako 12. Flat-footed kasi ako, payatan pa ako, hindi wide, no, hindi siya chunky. Pero yung pa ako dito sa daliri, medyo mahaba, di ba? Ayoko ng medyo masikip. Gusto ko medyo nakakagalaw yung toe ko sa sapatos. Especially, I'm wearing thick socks. Because I'm not comfortable in the thin socks. Diba, kung naglalakad lang naman, bakit hindi? Diba? Sa mga sports, what do you call this? Performance shoe. Diba, especially, nag-run ako ngayon. I really, really love sa running ngayon. So ito na siya, guys. If you notice, sino nakakaalam nga pala nung ano, sorry ah, ako napapaganataan na naman yung ano ko dito, yung edad ko. Sino nakakaalam ni kay Britney Spears? Diba, hit me baby one more time. Oh, tapos after yata noon si Christina Aguilera, no, after Britney. Way back then, sila yung nauna. Kasi mayroon siyang connect, kaya ako siya nabanggit. Kasi we're talking about the Skechers. Dati, sikat na sikat kasi ito dati. Pero wala akong ganitong sapatos until now. Pero yung mga sapatos na nirelease nila ngayon, wala nga lang dito sa Pilipinas, meron yata sa US na, no? Europe and Canada. Meron siyang carbon fiber plate din. And around $200 o $300. So sumasabay na ang Skechers sa performance shoe, sa Adidas, Nike, Saucony, Asics, etc., etc. So sana soon in the future, magkaroon din dito sa Pilipinas ng ganon, na super shoe, na Skechers. Kasi itong papakita ko sa inyo, eh medyo malamot siya. Ayun nga lang, hindi nga sa akin, pang babae nga lang ito. At sana pag dumating yun tayo na yun, meron din tayong extra. Bago! Para mabili natin siya and matry, alright? Comment down below kung saan nakakabili nun. Baka alam nyo sa mga kapanood nito, yung $200 yun ng super shoe ng Skechers. And that's it. Ito na. Skechers. New model ng Skechers. Let's go. Alright, guys, ito na siya. Pakita ko muna lagi yung ang inuna ko lagi kasi yung box, no. Hindi ko alam kung special box to ng Skechers, pero sa tingin ko isa regular box lang, pero maganda yung box niya, guys. Sa mga babae na nanonood ng aking vlog content, so
is the first time na mag-shoe-vlog ako ng sapatos ng pambabae. Meron ko lang muna to kay Benjo, no? So this is not mine. I wanted to show you the box first. See, Skechers here and the logo. Ito na yung mga bagong box na kasi dati plain lang siya ng Skechers dito. Yung nakikita ko sa mga kaibigan ko dati, mga babae, no? Friends kong yan, babae, ladyboy, etc, etc. Joke. Yan. Yan. Ito, Ultra Go Comfort Skechers Air Cool Goga Mat. I think ang daming technology nito, no? And sabi dito is microfiber padded tongue or added comfort. About the tongue, guys. And about the rubber, rubber outsole, contact points for durability and traction. So tingin ko yung midsole kasi nito, they call it max cushion, durability and traction. Ibig sabihin, yung tibay niya at yung max cushion niya ay sobrang lambot. I think I agree with that kasi nga na-try ko nga siya and hawak ko nga tong pair ni Bejo lang. So anyway, tapusin ko muna. Ultra Go lightweight, okay, lightweight maximum Ultra Go cushioning, Go Comfort. Then sa likod ng box, sa side, I'm sorry, yeah, ito yung nakalagay. Masahin ko Ultra Go Comfort, Skechers.com website nila. Skechers Air Cool Goga Mat, Skechers Max Cushioning, and Natural Rocker Technology. Siguro yung pag ano ng paglalakad ka. And here, size 8. Watch out for the sizes of the Skechers, a little bit smaller. Kung 11 ka, I think 11 and a half. Or depende siguro sa gawa ng style niya. Yun lang naman, mapababae man or lalaki. And this is the look ng box. Yes. Wala. Yun lang naman. Very simple. And tissue paper. Ang ganda. Tissue paper. Ang ganda siya. Ako, nagandahan ako. Sa 2. Tissue paper. And guys, I think this one very soft. Ano ba to? Skechers Air Cool Goga Mat. Siguro yung bed pad na ginamit sa insole of the shoe. Yan. Parang may nakita ko na ito sa feel eh, pero malambot siya. I think Skechers is killing it, no? Kasi by killing it, talagang gumagawa sila ngayon ng magagandang cushion. Yung technology nila is nag-improve. And machine washable. So I think this kind of shoe, pwede naman kasing i-washing machine kasi yung sapatos, no? Pero wag naman lagi. Siyempre, yung dikit niya, matatanggal din yan. Ang advice sa akin, nung nag-train ako before sa shoe company, at least once a year lang daw. So, puro punas-punas lang siya. Kasi mako-content ko lang to one time, big time, kasi I don't have a pair of this. This, ulitin ko guys, pababae itong sapatos na to. Generam ko lang. And explain ko lang guys. Kasi sayang naman, ang gandahan kasi ako eh. Diba? Wala nga kasi akong po. Alright? And Here we go. Look at the shoe. The shoelace and the mesh. See? Diba? Kung makikita nyo ito in person, daan kayo sa mga mall, diba, taga South area, Ayala Alabang, Filimbe, South Mall, yan. Meron naman sila.
Try nga lambot, guys. Oh, this is the side, oh. Sobrang lambot niya, oh. Nakakagigil, para siyang chewing gum. There's the max cushion. See? Meron din dito. Max cushion. What else? Yeah. Also, madamit na kasi ni Bejo Lonzo to, ano? Explain natin a little bit about the new technology of the Skechers. So, ito na nga, guys, ang let's talk about first about the upper of the shoe, Skechers. Actually, yung mesh, ulitin ko lang naman, pare-parehas lang naman din. No? But this one is a little bit softer. It depende kasi sa hindi porket mesh, nylon mesh, is soft. Meron a little bit stiff. Medyo matigas na ginagamit nila ngayon kasi meron din mga tao na ayaw ng ng sobrang lambot. Ang gusto nila talaga yung banat na banat sa balat. May muna tayo kape. So yun nga, guys, hindi lahat ng runners ay gustong-gusto nila na yung mesh is soft, merong stiff ngayon. Marami nang nilabas na mesh ngayon. Pero isa lang naman ang tawag niya, syempre pag company, sinasabi lang nila na, oh, I have fly knit, may prime knit, and etc. etc. Pero in general, pare-pares lang naman siya. Syempre different competitor, Adidas, Nike, Saucony, mga nag-iimbento lang naman sila kung ano itatawag natin dito sa mesh na ginamit natin. Ganun lang naman yun, di ba? Yun, na-try ko to, color black. It's breathable, soft. The shoelace is thin and soft also. Okay, kaya nagustuhan ni Bejo lang sa to. And the tongue. Ang tongue niya, hindi ko masasabi na ano, gasseted tongue eh. Kasi medyo may foam siya. So, sobrang comfy. There's a pull tab here. A little bit stiff here. Support the ankle. Hindi na masama, no? Pero syempre, kung itong gagamitin mo for full marathon, I think this shoe is not for you. This one is a daily trainer, neutral shoe. Everyday train, especially pag pagod ka, di ba, sa work mo or sa race day mo, lagi ka nakapag-compete. Syempre, pahinga ka lang ng isang araw, 2 days. So, ito gamitin mo, recovery shoe. Okay. And let's talk about the... wait. Here's the bed pad. Yung pinakita ko nga sa inyo kanina. Okay naman siya. And that's it. I like it. And there's a mesh here also. So, sobrang breathable siya. Siyempre, tinanong ko din si Bejo Lonzo, di ba? Bago ko i-content to. Basic ano lang naman, para nagkukuntulan tayo, guys, about my experience. No? Actually, hindi ko na siya na-research. Kasi based on my experience, di ba, meron naman tayo mga run issue. Pare-parehas lang naman, di ba? Ay nga lang, syempre, it's your choice kung ano ang gusto mo. Di ba? Kung malambot pa, anong brand, you will decide. Meron din mas mahal, may 16,000, merong 4,000. Ah, ganyan, 5,000. Yan. So, ano na tayo? Let's talk about the midsole. My favorite part, yes. They call it max cushion. If you notice, it's very, 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 very soft. I love the cushion now of the Skechers. Mas malambot pa to sa samba.
yung A6 na FF Blast Turbo. Mas malambot pa siya, guys. Pero syempre, if you want to compete, hindi mo kailangan sobrang lambot, ha? Especially pag basketball ka, hindi pwedeng sobrang ganito lambot. Kasi ma-injured ka. Diba? Yung matatapilok ka. Kaya ito lang. Kaya ito medyo talagang malambot kasi nga, diba? One lateral movement. Hindi ka naman nandiyajab o nagko-crossover ka. Parang Kyrie Irving. Yan. So ngayon, ang sabi nga nila, ulitin ko guys, no, baka nakalimutan nyo. Ang sabi ng mga runners, saka mga shoe company, designer, yung let's move on na tayo sa ano, ha? Sa outsole. Diba, ito, ganito, goma ito. Tinanggal nila. Parang flow. Kasi sabi nga nila, pagka binuo nila ito hanggang dito, lahat puro goma, diba ganun dati yung uso. Ayun kasi daw ang napapabigat sa sapatos. Siyempre ito, kaya medyo lightweight. Yun na nga, medyo sa tingin ko totoo naman talaga yun. Kasi siyempre, bago nila i-release yung mga sapatos na search muna na yan, di ba? Pinapagamit muna nila sa mga athlete. So, bago i-release yan, okay na yan, approve na yan. So, dito meron siyang rubber. Hindi ko alam kung anong tawag ng Skechers dito. Okay? Pero ang... if you notice this one, no, as a heel, the downside of this one, yung ano, yung goma niya is a little bit soft. So, hindi siya hard. So, kung gagamitin mo siya, guys, at mabigat yung paa mo, para ka nag-chichinelas pag gamit mo to, medyo ano to, ayun ang downside. Madali siya maupod. Then, yeah, kagaya nito, if you notice, diba? Kaya medyo Alonso. Medyo naupod na siya. I think this one, she's wearing this one, using this one in, I think, 2 months lang siya. Diba? Kira niya. Yun lang. O, kasi ako, kagaya ko, hindi naman ako maingat ako sa sapatos, no? Pero siya napupod po din sapatos ko, no? Pero ano yung ibig sabihin? Parang naglalakad ka ng ano, para ka nakachinela sa kali, para sa bahay. Pero pag nasa labas kasi ako, especially I'm wearing a little bit expensive, hindi ko siya ginagawa. Kasi ayokong mawala yung traction na. Siyempre, pag napupod na yan, mawawala na yung kapit. Pero siyempre, hindi naman maiwasan yun, di ba? Kung may... pag ginagamit mo, natural yun. Pero huwag mo sadyain, yun ang ibig sabihin. Yun lang naman guys, so, yun lang naman ang aking experience, sama-sama na yun yung experience ko about the company, about the shoe. So what do you think guys? Panalo ba? I think this one is a winner. Daily trainer, winner. Hit me baby one more time guys. So anyway guys, comment down below kung na-experience nyo ba yung Skechers, first time nyo, or shoe fanatic kayo ng brand na Skechers, comment down below kasi para magkaroon naman din ako ng idea regarding from you guys, mga diehard fan ng Skechers. Yun lang naman guys. About the price is, I think, kano ba binili ko dito? Almost 5,000, I think. 4,798. Nakalimutan ko na. Screenshot nyo na lang if you like this colorway. So, tingin ko meron pa ito sa Skechers. Pero hindi lahat ng Skechers ay meron ganito. For example, sa department store, wala silang ganito. Sa mga ano lang to, mga boutique. Yan. Alright guys, maraming salamat. God bless you. Yun lang naman po. Pagka nabihiyaan tayo, balikan natin tong Skechers na to. One time, big time lang to. Inano ko. Kasi hindi ko naman siya mauulit kasi hindi naman akin to. Pero yun. Gusto ko lang sa mga viewers ko, Jungle Loy TV channel, this is a winner.
winner midsole, winner upper, lahat. Sobrang okay ito. Alright guys, thank you guys. God bless you. See you in the next one. Bye bye. Ciao.